day before, mga kababayan, ng selebrasyon ng Chinese New Year, yung China, may warning na naman po sa atin. Talaga niya, Mr. Maravillas. Yan nga po yung malungkot kasi... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Yung mga Pilipino nakikisaya sa mga Chinese dito para sa pagsalubong ng Chinese New Year, ngayong araw na to, Friday. Bukas pa dapat yung walang pasok. Dineclare na po ng Palasyo Malacanang as special non-working day sa pakikiisa. Kasi may batas po dyan. Ang author po, si Senator Angara. So, may lakad sana ako, mga kababayan, kanina sa isang government office. Hindi ako na-update. Hindi ko agad nabasa yung announcement ng Palasyo. Holiday pala ngayon, special non-working holiday. Pero bukas pa po yung Chinese New Year. Ang masama, mga kababayan, bispera ng Chinese New Year, kung saan nakikisaya yung mga Pilipino, may warning na naman po sa atin yung China. Talaga niya, Mr. Maravillas, napakasama ng ugali nitong China. Nakikisaya tayo. Pagkatapos, winawarningan tayo. Yan po. China warns Philippines not to play with fire on Taiwan. What? Kita ninyo, I think, mga kababayan, panahon na na wag na tayo po makisaya sa mga Chinese. Binubulikil tayo almost every day. May pambubuli sa atin. Kung hindi doon sa West Philippines, doon sa pag-congratulate natin, matagal na yung congratulations ng ating Pangulo sa Taiwanese President. Sabi ng ating Pangulong Bongbong, kasi naman yan, siyempre neighbor. Nakikipagkapwa-tao. Ay, Senator Angara, i-repeal nyo kaya yung batas na nagdideklara sa Chinese New Year bilang special holiday. May layuan niya, Mr. Maravillas, kasi yung mga politiko natin, ang karamihan sa mga funders at mga kaibigan, mga mayayamang Filipino-Chinese businessmen, yun na nga po, mga kababayan, ang nakakalungkot na katotohanan dito. Pero anya, Mr. Maravillas, di ba may offer sa atin yung Chinese government na tutulong daw sila na i-track down yung mga hackers na tumarget sa mga websites ng ating gobyerno? Ay, beware po. Huwag kakagatid yung offer na to ng China. Baka lalo tayo magka-problema yung mga websites natin. Biglang matunaw. Ano ba? O yan po, China ready daw to help Philippines track down hackers. Yung mga hackers po, nandun nakabase sa Beijing. Na-trace doon po ng ating mga experts. Buti na lang anya, Mr. Maravillas, yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay matapang na naninindigan laban sa mga pagmamalabis ng China. Pati po sa mga minions ng China rito na gustong iiwalay, mga kababayan, yung Mindanao sa Pilipinas. So ito yung sabi ng ating Pangulo dito. Marcos Jr., national territory won't be diminished. Never anya na pahiintulutan natin. Matindi po ang propaganda ni Pantaleon, yung minion ni Maldives. So ito yung latest statement po ni Pantaleon. Sabi ni Pantaleon, Mindanao in toxic relationship now with sinking Philippines. Must secede. Pag-aralan na po ninyo, mga members ng Congress, pag-aralan na po ninyo yung kaso na dapat na i-file laban dito po sa mga secessionist na movement na bago. Tapos, itong si Pantaleon, dapat ito po na-expel na sa Congress of the Philippines kasi gusto na niyang humiwalay. Hindi mag-establish yan ng sarili niyang parlamento. O, di ba?
wala na siyang paniwala sa Pilipinas, eh, member pa siya ng Congress of the Philippines. Di ba pagtataksil na malinaw yon, mga kababayan? But before ko na ibigay sa inyo yung full story ng mga kwentong ito, click subscribe mo na, mga kababayan, dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa at sa buong mundo. Yung mga Marcos loyalist na hindi pa naka-subscribe sa atin, mag-subscribe na po kayo para malabanan natin yung fake news ng mga dilawang DDS, mga anti-Marcos vloggers po na funded daw ng China, sabi ni Katrina Ponce Enrile. Huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads. At para po, tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, Aleco bills, yung mga taga Albay, PLDT, etc. So, nagbo-book kami po online anywhere gusto ninyo mag-travel, pati sa mga hotels po para makamura po kayo. May Paymaya po kami, may bayad center na rin po dito sa office. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung inoba namin. Lagi na po matao sa amin pong gym. Na-set up na rin yung mga bagong gym equipment. May treadmill na rin po kami. Saka ito po yung bago naming product from Korea, Eye Glow Serum. Whitening serum po siya. Tingnan ninyo ang aking anak na architect. Sa kanya itong negosyo, before and now. 3 times more effective than your ordinary collagen serum with anti-aging and brightening formula. Dumiretso na lang po kayo sa kanyang FB account, Tris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid naman po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas, mga pains in paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po ito gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Ang Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang po kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa, ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin mga kababayan yung warning na naman ng China. Abang tayo na mga Filipino, tuwang-tuwa kasi sasalubong sa Chinese New Year. Kung hi-watch-side din tayo. Malamangan niya, Mr. Maravillas, si Inday may Chinese message naman. Sigurado, mga kababayan, may napagagandang mensahe na naman si Inday. Hindi sa salitang Filipino, sa Chinese mismo. Yan ang mali sa atin po na mga Filipino. Nag-adjust tayo sa mga foreigners. Pero yung mga foreigners, hindi man po nag-adjust sa atin. Kasi ganon yung mindset nila. Ang mindset nila, mayaman sila, malaki sila. Sila yung dapat sinusunod natin. Dapat sa bagong Pilipinas, mga kababayan, sabi ng ating Pangulo, bagong Filipino tayo, ibay natin yung mindset. Ang gustong ma-achieve mga kababayan ng ating Pangulo, yung sabi niya sa kampanya, tayong Filipino, taas noo, kahit kanino. Yun po ang bagong Filipino. Itulad nito mga kababayan, binubuli na naman po tayo.
Ayan po, pinagsasalita na naman tayo mga kababayan. China warns Philippines not to play with fire on Taiwan. Wala nang piniling panahon. Itinaon pa sa selebrasyon nila ng Chinese New Year. Sabi po ni Wang Wenbin, Chinese Ministry Foreign Affairs spokesman, wag niya kayong maglalaro sa apoy, ay maglalaro ng apoy. Reaction ito mga kababayan ni Wenbin sa reported directive ni Defense Secretary Gilbert Chudoro, Agibo Chudoro, to military officials to deploy more troops in Batanes. So ano ang problema nila? Batanes po, territory natin. Niniman po deployment ng troops sa Taiwan. Wala ba tayong karapatan mag-deploy ng ating mga trupa? Kailangan tayo na humingi ng permiso sa kanila. Ibatanes yan. Sumusubra na po. Senator Angara, bawiin na po ninyo, i-repeal ninyo dapat as a sign of strong protest sa kanila na tayo hindi na makisawsaw sa Chinese New Year kasi yung rason ninyo kung bakit tayo nakikiselebrate at ipinasa ninyo yung batas kasi yung mga Chinese investments dito, mga businesses galing sa China, laking tulong sa ating ekonomiya. Ngayon po, perwis yung ginagawa natin, ang ginagawa nila sa atin. Pamboboli at pag-iinsulto, di po ba? At pangingialam sa ating internal affairs, deployment ng troops natin sa Batanes, nagagalit sila. Lalo pa dito sa West Philippine Sea na contested. Iyon nga, mga kababayan, wala man silang karapatan doon at hindi man contested po, nangingialam na, namimihasa kasi po eh. So sabi rito, Chudoro wanted to mobilize more troops to the remote Batanes Islands, less than 200 kilometers from Taiwan to fortify Manila's territorial defense capabilities. Para sa ating defense capabilities kasi mahirap na po. Imasyadong na-insecure sa atin yung China. Ba't kayo na-insecure? Di ba napakalakas ng inyong military? At yung purpose lang naman nun, for defense. For defense. Not for offense. Kung hindi kayo papasok sa aming territory, hindi man yung gagalaw. Nandun lang yung nakabantay, naka-standby. So wag pala kami na magbantay sa aming sariling territory. So bakit pa na ang bawat bansa ay kailangang may military for defense. So sabi ng Chinese spokesman, I want Anya to stress again that Taiwan question is at the heart of China's core interest and is a red line in bottom line that must not be in bottom line that must not be crossed. Sino naman yung di ba na nagsabi na yung ating Pangulong Bongbong Marcos? One China policy remains. Ito po, the Philippines in January reiterated its adherence to its one China policy. Hindi kayo naniniwala? Kung hindi kayo naniniwala sa aming position po, wala na kaming magagawa doon. Di ba? Paniwalaan ninyo yung gusto ninyong paniwalaan, but we will secure our territory. And that is the policy of our president. Yan ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh. Marcos Jr., national territory won't be diminished. Ito yung sinabi ng ating Pangulo sa okasyon ng Philconsa po, doon sa Makati, kung saan tinawag niyang preposterous yung sinabi po ni Digong na gusto nilang ihiwalay ni Pantaleon at mga supporters nila yung Mindanao sa Pilipinas. It is a constitutional travesty, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And it is doomed to fail. Itiningnan ko po yung kaninang umaga, tiningnan ko yung kaulugan sa Google ng preposterous. Ang ibig sabihin pala po, estupido. Estupido, tonto, foolish, mangmang. Yung tawag dito sa amin yan, pulpul. Patal. Ay, tulad ng pulpolitiko.
medyo tumali mga kababayan yung mga statements ngayon ng ating Pangulong BBM. BBM. Kaya po nanginginig yung mga yung kampo ni Duterte po na wala yung tapang si ano si Ari Roque po hindi na makatulog dahil sa issue ng warrant of arrest galing sa ICC. Yung ginagawa po ng China, ginagatungan nila yung mga minions nila rito para i-dismember yung ating bansa. Sigurado may connection ito, mga kababayan. So sabi ng ating Pangulo, there's no way the national territory would be diminished. As he declared that any attempt niya to separate Mindanao from the Philippines is doomed to fail. I've said it before and I'll say it again. Our national territory will not be diminished even by one square inch. We will continue to defend from any threats, external and internal. Yung external po, yung mismong direktang threat galing po sa China. Yung internal, yung mga minions ng China. ginagamit nila mga kababayan para guluhin tayo dito sa ating bansa. That includes this new secessionist movement na ang pasimono mismo yung dating Pangulong Digong. Bayag kaya sa ganon, mga kababayan? Dapat talaga niya, Mr. Maravillas, na alisin na yung ano, bumalik na tayo sa membership sa ICC. Para niya manahimik na dali na si Digong doon sa the Netherlands. Pag sinubukan daw siyang ano, arestuin sa Davao, talaga na PUTA. Subukan na niya nila at talagang magkakabarilan kami. Hindi niya kako, ano, makukuha nilang buhay. At hindi po. So sabi ng ating Pangulo, I've said it before and I'll say it again. Our territory will not be diminished even by one square inch. We will continue to defend from any threats, external and internal. We will not allow even an iota of suggestion of its breaking apart. Sabi po ng ating Pangulong Bongbong Marcos, in an event commemorating Constitution Day, doon po sa Makati. Sabi ng ating Pangulo, it is anya. A grave violation of our constitution. A move to secede Mindanao from the Philippines being spearheaded by his predecessor, Rodrigo Duterte. Alagaan niya, masama, Mr. Maravillas, yung epekto ng fentanyl. Nawala na po sa sarili. You see? So Marcos called on Filipinos to join him in defending the sanctity of the country's territorial integrity. He said the Constitution calls for a united and undivided country and does not have a provision allowing its dismemberment. He noted that the leadership of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao and other official and other political leaders of the island have repudiated what he called a preposterous proposal. This is because anya there can be, in fact, there is already genuine and effective local autonomy throughout our country, especially the BARM, without compromising our national integrity in the slightest degree. I strongly appeal anya to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. It is a grave violation of our constitution. This is not the new Philippines we are molding, but the dismemberment of our country, the Philippines. Yan po ang matigas na panawagan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabagay, yung mga sumusuporta po sa dating Pangulong Digong, si Juan man lang, si Pantaleon. O ito po, dapat siguro nito i-exile na sa, ano, sa Beijing. Sabi niya, Mindanao niya is in toxic relationship with sinking Philippines must secede. Imagine, tinawag niyang toxic yung relasyon ng Mindanao po. Ang toxic man lang po ang relasyon. Silang dalawa ni Digong. O, diba? Pati mga pananalita, toxic.
pati mga supporters, la toxic yung mga vloggers pong ano, DDS po, ay pakinggan ninyo po kung magsalita. Full of negativities, mga kababayan, tapos hatred sa kanilang puso. Laging galit. High pitch po kung magsalita. Laging galit. At dito po, fake news itong sinking Philippines. Ang sinking po, yung political career ninyo. Kasi, sigurado, pag alimbawa itinuloy-tuloy ninyo ito, ang sisirain ninyo yung political career ninyo. Mawawalan kayo ng suporta. At I think damay dito si Inday. Unti-unti na po na nababawasan yung trust ratings ni Inday po. Pumantay na si Martin. 4 years pa po before 2028 election. You see? Magkikita natin yan as itong 2025 midterm election nears. Ito yung statement po ni Alvarez. Parang gustong tumulad sa hiwalayan ng mga magjojowa tulad ni Katniel. We need to walk away from this toxic relationship, sabi po ni Alvarez. Please just let us go. After all, a lot of people are breaking up this month. Let us just break up. Better for us to be on our own. According to Alvarez, their aim is for Mindanao to finally be allowed to prioritize itself. Mindanao should not just be an afterthought because the national government has different priorities. That's hard. It's been like this for a long time. If the Philippines can't provide what we Mindanaoans need, why we are still there. Anong pinagsasabi ninyo? Panahon po ni Digong, sa isang distrito lang ng Davao City, distrito ni Pulong, 51 billion yung ibinuhos. Asa na yon? At saka, kayo man lang po yung nagdadaldal ng ganon, yung mga local officials at saka yung mga dating secessionist rebels, ayaw na ngayon, nakipagtulungan na po sa gobyerno. Yung mga MNLF, MILF, sundalo na ngayon at polis ng barn. Tapos kayo naman yung manggugulo. Naayos na yung gulo, tapos lumitaw naman yung panggugulo ninyo. Tapos nagsisweldo kayo sa ating gobyerno. O di mag-resign na po kayo pag ganyan. Huwag na ninyong hintayin na ma-expel pa kayo kasi may nagpaplano na paimbestigahan kayo sa Kongreso para expel yung Pilipinas daw, sinking ship. Ang sinking po, yung mga distrito ninyo, kaya hindi naayos, lumulubog sa baha. Kaya, nang tingnan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kailangan na niyang pag-aralang mabuti. Kailangan yung pag-redesign ng mga infrastructure na dapat tugma sa climate change. Pinabayaan ninyo, di ba? Yung ating Pangulong, yung iyong barkadang Pangulo, 6 years. So, ibig sabihin, pati kayo mismo at yung Pangulo ninyo ay a failure. Matindi talaga niya, Mr. Maravillas, yung paglalason sa kaisipan ng ating mga political leaders ng China. Ganon nga po, mga kababayan. Kaya sinasaway ko po kayo. Huwag na tayo makisali po. Tayo mga pure Filipinos. Hayaan natin yung mga Chinese Filipinos mag-kongiwatsay. Pero tayo mga Filipino po, huwag na tayo makisali. May New Year na po tayo. Tapos na. Yung January 1. Tapos may Chinese New Year pa kayo. Hindi man kayo Chinese. Alam ba ninyo na yung ang kultura po ng China, ginagamit nila as a tool, a weapon to influence the people of the world para yung interest nila, mga kababayan, ay maitulak. Ganun po kalalim ang laro ng mga Chinese. Ginagamit po nila yung kanilang culture. Saan mo naman anya yan, Mr. Maravillas, na kuwang ideya? Hindi ko ba po ito ideya? This is based on studies po.
sa behavior ng China? O, yan po. China, U.S. Focus, Society and Culture Examining, 2018 pa to na article po. Ang nagsulat po, si Amy Chow, Xiao. MA student sa New York University, Washington Square. Chinese Xiao, Amy Xiao. Examining China's soft power and cultural influence. Ginagamit po nila yung kanilang Chinese culture para impluensyahan yung mga tao sa buong mundo para sila maging powerful. Pag naging powerful sila, mayaman, then pwede na silang mag-dictate sa kung ano ang pwede nilang gawin. Yun ang ginagawa po nila sa atin. Kaya tingnan ninyo, mayayaman yung mga Chinese. Kasi sila yung nagninegosyo rito. Sila yung nagbibenta. Kung ano-ano yung pinagbibenta. Pag Chinese New Year, binibintaan tayo ng mga tawag dito. Kung ano-anong pampaswerte. And yung mga Feng Shui Masters, mga kababayan, lumalabas sila. Pa-interview sa mga television po. Ini-influensya. Binibrainwash yung mga tao. Ito niya yung mga pampaswerte. Bili na niya kayo. Oh, tayo naman, nauto. Para swertihin. Bili tayo ng bili. Nang bumili tayo, lumipas yung mga araw, mahirap pa rin tayo. Bakit tayo mahirap? Tayo yung bumili. Tayo yung consumers eh. Nang kanilang mga pampaswerte. Kaya yung swerte sa kanila, sa atin, malas. O di ba? Yung mga Feng Shui Masters, tapos yung mga manghuhula nila, na-brainwash tayo. Sila yung nagtitinda. Dapat tayo yung magnegosyo. Ang problema, sila yung nagninegosyo. Tayo, ayaw natin magnegosyo. Tayo yung consumers, tayo yung binibintahan. Tapos, niluloko tayo sa pagpapaniwala ng kung ano-anong mga superstitious belief. Mga kababayan, alam ba ninyo yung Feng Shui? Superstitious belief. Ayan po. Yung mga paniwala na irrational. Wala mga basihan. Ano niya, Mr. Maravillas, ang base mo sa pagsasalita ng ganyan? Eh, Google ko naman pa. Google. Superstition. Sabi diyan, a superstition is any belief or practice considered by non-practitioners to be irrational or supernatural, attributed to faith or magic, perceived supernatural influence or fear of that which is unknown. Kaya, sige papungsoy natin, tapos isingilin kayo, pati yung ano, pagpapatayo ng bahay, papungsoy. Siyempre magbabayad kayo doon sa pungsoy master. Tapos bibili kayo ng mga materials ng pampabahay ninyo, pagpatayo ng bahay, hindi man sa Filipino businessmen, kundi sa mga Chinese. Tapos sila yung may paninda niyan. di ba? So, yumaman sila kasi consumer tayo. Ikaw ay gastos ng gastos. Hindi ka man marunong magnegosyo. O di ba ganun yung sinapit ng mga Filipino? Kaya mahirap yung mga Filipino. Mag-aral tayo na maging entrepreneur. Hindi mag-asa dito sa swerte-swerte, pungsoy-pungsoy Chinese New Year. Tapos yung mga pampaswerte, bili kayo ng bili. Disinwerte tuloy yung mga Chinese entrepreneur. Kasi bumili kayo sa kanila. Naloko na niya, Mr. Marami. Talagang naloko kayo. Pati yung mga mainstream media, nagpaloko sila para paniwala kayo sa mga ganong sistema. Ano sabi dyan sa Google? According to Stuart Viz, Feng Shui is a very popular superstition. The People's Republic of China government has already labeled it a superstitious. Mismong gobyerno ng China nagsabing superstitious belief yung Feng Shui. Nagparapaniwala kayo. Yoshi, kung paano tayo niluloko nila? Tingnan mo ito na
boss ng ABS-CBN. ABS-CBN to, ilang oras na lang ay Chinese New Year na. Narito ang ilang tips para sa maswerteng pagsalubong ng bagong taon. So kung ano-ano ang activity ng mga Chinese ngayon, nakisaw-saw yung mga ano, may mga celebration sila yung mga Filipino. Bilian niya tayo ng mga pampaswerte. di ba? Kaya sige nga man ang mga Chinese. Ano ang green niya, Mr. Marabilas? Parang kulay yan, Inday. Tips sa pagsalubong ng Chinese New Year ayon kay Master Hans Kua. Sabi dito, magsuot ng green para makaakit ng pera. Nalagaan niya, Mr. Marabilas, ang kulay ng pro-China. Si Inday lang ang makaakit niya ng pera galing sa mga sponsors niya. Diba? Tapos gagamitin para ma-brainwash yung mga Filipino na iboto siya sa 2028. You see? Tapos sabi, buksan lahat ng ilaw sa bahay. What? Pag-aksaya po ng ano, ng kuryente yon. O bakit? Kayo yung ano, magbabayad ng mataas na singil sa kuryente. Eh, may control pa naman ng National Grid Corporation, China. So, tataas yung konsumo ng kuryente kasi brainwash tayo na ito daw, pampaswerte ngayong pagsalubong sa Chinese New Year. So, biglang tataas yung konsumo. Yung sisingilin sa inyo, sumala sa atin, hindi man po ito pampaswerte. Pampaswerte po sa China. Kasi yung China ang may-ari ng National Grid Corporation. O di ba? Miluloko tayo po. Tapos, mag-display ng dragon sa southeast area ng bahay o sala. So maghanap kayo ng ano, ng dragon. Ah, saan bibili? Sa kanila po. Sa tindahan nila ng mga pungsoy ano, stores. Eh, alam niya ba mga kababayan, tawag nila sa Chinese New Year ngayon ay Year of the Wood Dragon. Ang hindi alam na mga tao, mga kababayan, maganda na po yung tawag natin sa New Year. Di ba yung tawag natin 2004 is 2004 AD, Anno Domini, in the year of our Lord Jesus Christ, our Savior. Na siya yung ano, ang ating Diyos, pinalitan ninyo ng dragon. Sa Bible po, alam ba ninyo na ang dragon is another name for Satan? Si Mr. Marabilias na ba nun yan? Nananakot na naman. O di check natin, i-google uli natin mga kababayan. Yan po, Revelation 12:3-4, a great fiery red dragon. In the Old Testament, he is called Satan. So, pinalitan ninyo, mga kababayan, yung mga naniniwala dito, pinalitan ninyo yung Year of the Lord, Year of Satan, ha? Year of the Dragon, Wood Dragon ang tawag po nila. You see? Hindi po akong may sabi niyan, ha? Ito sabi dito sa Bible, ang dragon daw po is another name for Satan. So yung mga Pilipino na Kristiyano, nakikipag-celebrate kayo sa Chinese New Year, Year of the Wood Dragon. Ayan po. Chinese New Year 2024, Year of the Wood Dragon. Forecasts per animal sign. Talagaan niyang Mr. Marabilias, sakto. Red Dragon talaga. O, tingnan ninyo. So, yun na yung gusto ninyo na i-celebrate. Yan o. Red Dragon, Wood Dragon. Ano, makikipag-celebrate pa kayo kung iwatsay? Matapos ninyong ano, mapanood ito ng ating video, nasa sa inyo yan. Diba? Ako dito, nagpapaliwanag lang at binabasa natin yung mga
references natin. Biblical siya po. Ano pa yung sabi dito? Magpagulong ng kiyat-kiyat, papasok ng bahay. Yung ano-anong mga, magsindi ng siyam na insenso at gamitin ito para mag-cleansing sa bahay. Yun ang sabi sa post ng ABCD. So, ayaan ninyo sila, yung mga Chinese. Pero yung mga Filipino, magkisaw-saw pa kayo rito. Pagkatapos, nakikisaya tayo. Lagi tayong inaapi ng Chinese government po. Ayan, nag-warning na naman sa atin. Nasaan ang hustisya niyan? Di ba? Tapos may pinupunduan pa yung Chinese government na mga vloggers dito pala para siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kaya kayo mga Marcos loyalists, huwag na kayo magkisama. Pinagluloko tayo ng mga sponsors nitong mga minions ng China dito sa ating bansa. Tapos makikisaya tayo sa kanila abang niluloko tayo. Ginagamit po nila yung kanilang kultura to influence us para sila ay maging ma-influensya sa buong mundo. Ito yung sabi rito, examining China's soft power and cultural influence. No, sabi dyan, no, President Xi at the 19th Communist Party of China CPC National Congress in 2017, he placed special emphasis on expanding China's cultural power in the pursuit of quality development. We will improve anya our capacity for engaging in international communication so as to tell China's stories well, present a true multidimensional and panoramic view of China, and enhance our country's cultural soft power, sabi po ni Xi Jinping, barkada ni Mao Diggs. Global cultural influence is so important for China's future that in fact, according to the People's Daily, she noted that the economic policy should be improved for the progress of cultural sector, adding that the new business forms is in this field should be developed. Kaya ginagamit nila yung kultura para i-brainwash po tayo, pati yung kanilang mga kung ano-anong superstitious belief, para lalo po silang maging powerful economically. Pag lalo silang naging mayaman, may maipambibili sila ng mga armas para ibuli po tayo ng ibuli. Nakita na ninyo. Kaya mayayaman sila at mayayabang. Mayaman kasi kaya mayabang. Pero hindi man po lahat ng mayaman. Mayabang. Eh, yuminabang po yung China. Dahil yumaman na sila noon, hindi man po sila mayabang. Di ba? Hindi man tayo binubuli noong panahon. Nang yumaman po sila, in-influensya tayo at other countries in the world na kapag negosyo sila, ayon, yun ang pinambili nila ng kanilang mga armas na develop na yung economy. Naging economic and military power po sila. Now, gusto nilang maghari sa mundo. Ang masama po, pati yung ating teritory, gusto nilang kamkamin. Pagkatapos, si Senator Angara nag-sponsor ng batas para mag-observe tayo ng Chinese New Year. O di ba na nakakalungkot ang ganon? I-repeal na po ninyo yung Chinese New Year para hindi na matapos na matigil na ito, matuldukan natin yung paggamit nila ng kultura para tayo i-brainwash, para pag nanakop sila, walang resistance sa atin kasi nadoktrina na tayo, na brainwash na tayo ng mga Chinese. Nakikisaw-saw tayo, di ba? May mga fiestas naman tayo rito at may Happy New Year din tayong sarili. Tapos pag Pebrero, nagipag Happy New Year pa tayo sa mga Chinese at dineclare pang fiesta official. Yan tuloy. Kanina, pumunta ako sa isang government office. Sarado pala. Imbis naging productive po tayo, nandun tayo sa ano, nasa pagngangalang tayo habang nagbibinta ng mga kung ano-anong pampaswerte daw yung mga Chinese. Kasi sasalubong sa Chinese New Year. Nasaan ang hustisya dyan? Ayan man lang po mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.